Samantala, ito, samantalin na po natin yung issue ng pagkala sa makabayan block sa supermajority ng Kamara. At makakasama po natin live si ACT Teachers Partylist Representative Antonio Tinio. Congressman Tinio, good morning po. Ay, good morning, Igan, at good morning sa ating opo, mga narinig po natin si Speaker, wala naman daw pong problema sa naging desisyon, pero para bang sinasabi niya, automatic po ay magiging opposition na po ang makabayan block. Tama ho ba? Tama po yun. Nung pumaloob kami sa supermajority, nilinaw natin kay Speaker Alvarez at sa publiko opo yung mga batayan. At ngayon sa tingin natin, hindi na umiiral yung mga batayan, no? Ay kumalas na tayo. So naintindihan niyo ni Speaker Alvarez. Opo. Sabi ko nga ho kanina eh, in fairness naman po, napahaba ho yung pasensya ninyo dahil inabot pa na isang taon mahigit bago kayo nagdesisyon sa maraming issue. Pero ano ho yung naging huling mitsa nito, Congressman? Well, marami pong dahilan, no? Ang pinaka-basic nito ay yung mga pangako ni Pangulong Duterte ng pagbabago ay tinalikuran niya, no? Particular yung pagkamit ng mga basic na mga batayang pagbabago sa pamamagitan ng peace process, yung independent foreign policy, at yung mga progressive na patakaran tulad ng pagwakas sa kontraktualisasyon. Tinalikuran niya lahat ng ito. Tas bukod doon, nagpatupad pa ng mga mapanupil na patakaran katulad ng yung maudugong kontra sa droga, yung gera at martial law sa Mindanao, at iba pa, no? Kaya lahat yan ay naging batayan para sa desisyon ng makabayan na kumalas na. At ipagpatuloy at lalo pang patindihin yung oposisyon sa Duterte administration na sa tingin natin ay kontra na sa interes ng mamamayan ang dinadala nito. Opo. Okay, Congressman, ito, dun sa issue po ng sa budget, ano? Tatlong ahensya po yung binigyan ng piso na budget ng Kongreso. Pero sa ni Congressman Carlo Nograles, kung ililipad daw yung budget ng mga naturang ahensya para ilaan sa pondo ng libreng edukasyon, ano pong reaksyon nyo dito? Well, I think bahagi lang yan ng damage control ng House of Representatives to, dahil nakita nila at naramdaman nung mayorya yung galit ng maraming kababayan natin ng particular nung gawing zero, hindi naman, nung gawing 1,000 pesos yung budget ng Commission on Human Rights. Ngayon ginagamit yung pangangailangan ng budget para sa libreng edukasyon sa kolehiyo na pampabango, no? Pero sa tingin natin, hindi pwedeng gumawa ng mali para ponduhan itong free education, no? So hindi katanggap-tanggap para sa atin yung proposal ni Congressman Nograles. Yung balance daw ho ba ng piso? Saan ho ba mapupunta yun? Dahil piso binigay, ang hinihingi o 600 milyong mahigit. So, yung balance po ng piso. Kasi may impormasyon po na gusto daw pong buhayin uli yung pork barrel, Congressman? Well, actually, 1,000 pesos yung nilagay. No? So, yung balance, technically, ang gagawin ng Kongreso dyan, merong small committee ngayon na tumatanggap at maggagawa ng mga amendments. Opo. So, pwede talagang i-realign yan sa kung ano mapagpasyahan ng small committee at pwede yung sinasabi mo, no, gawing in effect parang pork barrel. No? That's a possibility. Opo. Okay, samantalin po natin ng ano... Pagkakataong ito, yung impeachment po, lumusot na sa plenaryo laban kay Chief Judge Sereno. Ano po magiging papel dito ng makabayan block? May sapat ba kayo nakitang numero para po sa naturang reklamo? Una, kami sa makabayan block, tingin natin malinaw na wala namang batayan yung impeachment complaint kay Chief Justice Sereno. Wala ritong mabigat na violation ng Constitution or... mabigat na krimen na nagawa o na nilalaman yung impeachment complaint. Bahagi ito nung harassment na ginagawa ng Duterte administration sa lahat ng mga individual na kritiko o mga individual o institusyon.
na maaring tumayong check and balance, lalo na kontra sa human rights violations ng, ng gobyerno. No? So, handa tayong tumutol dyan at in fact, sa committee level, yung isang kasamahan natin, si Congressman Sarate ng Bayan muna na member ng Committee at Justice, on Justice, at least up until yesterday, ay bumoto na ng no dyan. Opo. Okay. Sa, paano nyo po, balikan ko lang yung isang issue, no? Paano nyo ilalarawan yung pagbibigay ng 1,000 pisong budget sa CHR at 2 ahensya pa ng gobyerno, Congressman Tinio, na ito hindi nyo sinuportahan? Well, ang particular yung sa CHR, malinaw, again, nabahagi ito nung harassment ng Duterte administration na sa whole sa mga institusyon na nagiging critical, particular sa war on drugs. No? So, bukod sa CHR, may harassment na ginagawa sa ombudsman, may ginagawa sa Supreme Court. No? Kaya dapat itong tutulan at dapat dinggin yung panawagan ng mamamayan na natutuwa tayo na maraming mga Pilipino ngayon nagsasabi na mahalaga para sa kanila ang human rights at hindi katanggap-tanggap yung ginawang 1,000 pesos lamang ang budget nito ng House of Representatives. Okay. Maraming salamat. Good luck po, Congressman Antonio Tinio.